ituturing nating memorable sa buhay ni Martin Luther ay yung nangyari noong April 18, 1521, kung saan humarap siya sa mga elite men doon sa Diet of Worms. At narinig natin yung kanyang mga salitang, "My conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. So help me God. Amen." Yun ang madalas na pumapasok sa isip natin pag nabanggit yung Diet of Worms. Pero alam nyo, meron pang isang eksena na sikat din, no? Katulad nitong eksena na ito. At yun naman ay bago siya dumating sa Diet of Worms. At ito yung nangyari noong April 14, 1521. Si Martin Luther ay papunta na sa Diet of Worms sapagkat siya ay pinatawag ng emperador upang ang layunin para talikuran niya o irikant niya yung lahat ng kanyang mga isinulat na mga libro patungkol sa Reformation, patungkol sa interpretation ng justification by faith, and so on and so forth. Pero bago pumunta o nakarating si Martin Luther dun sa Diet of Worms, meron po siyang isang malapit na kaibigan, ang pangalan ay si George Palatin. Nagpadala ng messenger itong si George Spalatin, isang special messenger kay Martin Luther bago pa siya umabot dun sa Worms. At ang sabi sa kanya ni Spalatin ay huwag na siyang pumunta pa doon sa Worms, sapagkat kung ipipilit niya na siya pumunta sa lugar na ito ay hindi maaring mangyari sa kanya ang nangyari kay John Huss. At dito, binanggit ni Martin Luther yung isa sa mga sikat din. Dapat kasing sikat siya nung una kong binanggit na statement eh. At ang sinabi niya, kay parang pinabalik niyang mensahe kay George Palatin, sabi niya, "Though Huss was burned, the truth was not burned, and Christ still lives." Then, meron pang karugtong yung mensahe na yun. Sabi niya, "I shall go to Worms, though there were as many devils as tiles on the roofs." At alam natin yung naging kasunod na pangyayari. He proceeded to the Diet of Worms at humarap siya dun sa emperor at sa lahat ng mga pinuno ng church, ng Roman Catholic Church. And it was one of the greatest moment in the modern history of the world. Ngayon ang tanong, paanong nagawa ni Martin Luther na humarap sa lahat ng mga elite men na ito, kahit na alam niya na maaring maging kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay? Ang sagot, sapagkat alam ni Martin Luther kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Alam ni Martin Luther kung ano ang kalooban ng Diyos ng kanyang pagpunta sa Diet of Worms. He knew that it was God's will for him to go to Worms and declare the truth to the world regardless of its consequences. Furthermore, Martin Luther did God's will, and this is what set him apart from ordinary men. Ngayon pong hapon, ay pag-aaralan natin yung isang eksena sa buhay ni Apostol Pablo kung saan hati ang opinyon ng maraming mga scholars. Ibang mga scholars, sinasabi nila, this was Paul's bravery. Ito ay katapangan ni Apostol Pablo. Yun yung isang grupo. Sabi niya, matapang talaga si Apostol Pablo dahil nagpatuloy siya sa kabila ng katotohanan na maaari siyang mapahamak sa kanyang pupuntahan. While others call it Paul's mistake, o ang pagkakamali ni Apostol Pablo. At ang kanilang argument, sapagkat si Apostol Pablo ay sumalungat sa gusto ng banal na espiritu para sa kanya. Now certainly, si Apostol Pablo ay katulad din natin mga tao. Pwede rin siyang magkamali. Pero isang bagay yung totoo dito sa pag-aaralan natin ngayong hapon, hindi siya nagkamali. Kahit na alam niya na ang buhay niya ay malalagay sa tiyak na kapahamakan pag siya ay nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa Jerusalem,
mas pinili niya ang pumunta kaysa iligtas ang kanyang sariling buhay. Ito ay halimbawa para sa lahat ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. The story of Paul's struggle offers us helpful insights in how to be not to be derailed in following God's direction for us. Gusto ko yung summarize yung ating pag-uusapan ngayong hapon sa ganitong paraan. It is best to suffer the consequences of doing the will of God than to be safe while disobeying it. Ulitin ko po yan. It is best to suffer the consequences of doing the will of God than to be safe while disobeying it. Samahan niyo po akong baksahin ang ating pong text ngayong hapon. Acts 21 verses 1 to 16. Mga Gawa, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang 16. Babasahin ko po sa Tagalog. Maka-flash po sa screen. Please follow me, or if you have your Bibles with you, whatever translation you have, just follow me through verse 1. Nang kami humiwalay sa kanila at naglakbay tuloy-tuloy na tinungo namin ang Kos, at nang sumunod na araw ay ang Rodas, at buhat doon ay ang Patara. Nang aming matagpuan ang isang barko na daraan sa Phoenicia, sumakay kami at naglakbay. Natanaw namin ang Cyprus sa dakong kaliwa, at naglakbay kami hanggang sa Syria at dumaong sa Tiro, sapagkat ibinabaroon ng barko ang mga karga nito. Hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. At ang matapos na ang aming mga araw doon, umalis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay, at silang lahat kasama ang mga asawa at mga anak ay inihatid kami sa aming patutunguhan hanggang sa labas ng bayan, pagkatapos naming lumuhod sa baybayin at nanalangin. Kami ay nagpaalam sa isa't isa, pagkatapos lumulan na kami sa barko at sila'y umuwi na sa kanilang mga bahay. Nang aming matapos na ang paglalakbay buhat sa Tiro, dumating kami sa Ptolemaida at binati namin ang mga kapatid at kami na natiling kasama nila ng 1 araw. Kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Cesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebanghelista na 7 at nanatili kaming kasama niya. Siya ay may 4 na anak na dalaga na nagsasalita ng propesiya. Habang naroon kami ng 1 araw, isang propeta ng pangalan ni Agabo ang dumating mula Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturo ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sarili, mga paa at kamay, at sinabi, "Ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito, at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Hintil." Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga naroon o tagaroon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nagiiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus." Nang hindi siya mahimok, tumigil kami na sinasabi, "Hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon." Pagkaraan ng mga araw na ito, naganda kami at umahon patungo sa Jerusalem. Sumama sa amin ang 1 alagad mula sa Cesarea at dinala kami sa bahay ni Mnason na taga Cyprus, isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Ito po ang salita ng Diyos. Hahatiin po natin sa 2 mahalagang punto yung ating pag-aaral ngayong hapon. Una, the will of the Lord improperly interpreted, ang kalooban ng Diyos at ang maling pagpapaliwanag dito. Pangalawa, the will of the Lord properly implemented, ang kalooban ng Panginoon at ang tamang pagsasakatuparan nito. At tingnan natin yung 2, no, sa ating pagbubulay-bulay ngayong hapon. Number 1, the will of the Lord improperly interpreted. Si Apostol Pablo ay isang lalaking hinahanap lagi ang kalooban ng Panginoon. Wala siyang ibang hangad kundi ang sundin ang kalooban ng Panginoon sa bawat hakbang na gagawin niya bilang isang misyonero.
hindi niya dinala ang kanyang grupo sa mga lugar by simply following his own intelligent guesses. Alam niyo, pwedeng-pwedeng gawin ni Apostle Pablo yung ginagawa ng marami na magpapadala ng mga unang delegado sa mga lugar na gusto nilang puntahan para magsiyasat, para tingnan kung anong sitwasyon, para pag-aralan ang kapaligiran at ang mga tao roon. Mga businessmen ang tawag dyan, feasibility study. Ewan ko kung pamilya ka sa term na yan. Kung saan pinag-aaralan nila ang isang project bago ito simulan. But for this man, the Apostle Paul, and his team, ang mission work ay trabaho ng Panginoon at hindi nila trabaho. Kung meron mang masusunod sa pagmimisyon na ginagawa nila, yun ay walang iba kundi ang Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan. Hindi sila. Kapagka sila instrumento lamang ng Diyos na nagliligtas. Natandaan ninyo yung isang eksena dun sa Acts chapter 16, kung saan hindi lang isang beses, kundi dalawang beses silang pinigilan ng banal na espiritu na pumasok sa Asia Minor at saka dun sa Bithynia. Pinigilan sila ng banal na espiritu. Bakit? Sapagkat malinaw na pruweba para sa kanila na hindi pamamaraan ng tao ang pinakamainam na sundin sa gawain ng pagmimisyon. Siguro iniisip nila, itong mga lugar na ito, ang Asia Minor, isang mayaman na lugar. Kung maraming magiging Kristiyano dito, magiging madali ang suporta. Pupunta sila sa Bithynia, sa lugar na ito, maraming mga representative sa Senate, sa government. Kung maraming magiging Kristiyano na senador, magiging madali tayo para mapasok ang gobyerno. Pero dalawang beses silang pinigilan ng Diyos, sinabi, hindi kayo dyan pupunta. Kapagkat ang pamamaraan ng paglilingkod ay isa pamamaraan ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos bilang mga alagad na pinangungunahan ng Espiritu Santo. Since the Holy Spirit revealed to them in a vision, kailangan silang pumunta sa Macedonia, sinunod nila yon. And eventually, alam natin, yung iglesia sa Filipos na itatag nung sila'y sumunod sa Espiritu ng Diyos. If it is not the will of the Lord, then it must never be done. Kung hindi kalooban ng Espiritu ng Diyos, kung hindi kalooban ng Panginoon, dapat hindi natin gawin. Ito yung simple na pamantayan ng apostol at ng kanyang mga kasamahan na pinagkasunduan nilang gawin sa kanilang pagmimisyon. Pero dito, makikita natin sa text na ito, hindi lang isang beses, kundi dalawang beses, na yung pinaka mga sincere na mga disciples kasama na si Luke ay naging sincerely wrong. Akala nila tama yung kanilang desisyon na pigilan si Apostol Pablo na pumunta sa Jerusalem, pero yung pala mali ang kanilang pagpapasya. Here, we are provided two instances when the other disciples, including the teammates of the apostle, have erred in their interpretation of the revealed will of the Lord through the Spirit. Two instances. Tingnan natin yung una. Yung unang instance ay sa pamamagitan ng tinatawag na the Tyrian prophets. The Tyrian prophets. Basahin natin yung verse 4 ng ating text. Sabi dito, hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon sa Tyria yon, ano? Sa lugar na kung tawagin ay Tyria, ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu, take note of this, sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng propesiya nitong mga propeta sa iglesia sa Tyria, sinabihan siya huwag kang pupunta sa Jerusalem. Now, itong iglesia po na ito, hindi po ito kasama dun sa mga tinatag ni Pablo kasama yung kanyang team. Kasi kung pag-aaralan natin yung history na pinakita sa atin sa Book of Acts, itong iglesia na ito ay naitatag sa pamamagitan ng mga unang mga miyembro ng iglesia sa Jerusalem na nagsipangalat dahil sa persecution na dala ng kamatayan ni Esteban. Tandaan niyo yun? Nung nagkaroon ng persecution sa Acts chapter 8, nagsipangalat ang maraming mga mananampalatayang miyembro ng Jerusalem Church
kasama na si Philip doon, di ba, na nangaral doon sa Yunuko. At marami pang iba, kung saan sila nagpupunta, nangangaral sila ng salita ng Diyos. At ang iba sa mga nagsipangalat na yun nakarating sa Tyria. It is very probable na yung mga nakarating sa lugar na yon ang naging tagapagtatag ng iglesia sa Tyria. So this church would be older than the churches established by Paul and his team. At ang isa sa mga suportang ebidensya na mas matanda itong iglesia na ito sa Tyria, kumpla sa mga iglesyang naunang itinatag nila po sa Pablo, ay yung development ng, o yung presence ng mga prophets o mga propeta. So, tandaan natin, pinag-uusapan natin dito ay yung panahon kung saan hindi pa ganap ang bagong tipan o hindi pa buo ang Biblia. So, meron pang office o meron pang gifts of the prophets o may mga propeta pa sa iglesia. There are several interpretations of this verse. Hindi na natin pag-uusapan masyadong maraming masasalimuot na mga paliwanag, mga scholars. Pero I take the position na yung mga propeta na ito, naniwala sila o tumanggap sila ng tamang propesiya mula sa Espiritu ng Diyos, kaya lang mali ang kanilang interpretation. Yun ang position na pinaniniwalaan ko dito. Yung prophecy na tinanggap ng mga prophets na ito ay tamang prophecy sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, pero yung kanilang naging interpretation ay mali. Ngayon ang tanong, pwede bang mangyari yun? Na tama yung prophecy pero mali ang interpretation? Pwede. Sapagkat bago pa yung kanilang interpretation na huwag pumunta si Pablo sa Jerusalem, meron ang unang revelation na tinanggap si Pablo sa pamamagitan ng Espiritu. Basahin natin dun sa verse 22 hanggang 23 ng Acts chapter 20, yung naunang chapter. Ganito mababasa natin, sabi doon, at ngayon, bilang bihag sa Espiritu, ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lunsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapigatian ay naghihintay sa akin. So bago pa tumanggap ng prophecy o ng revelation itong mga prophets dito sa prophets sa Church at Tyria, tumanggap na si Paul ng revelation mula sa Holy Spirit na talagang pupunta siya sa Jerusalem. Nauna na yon. At ang ginamit ang Apostle Pablo na salita dito, very strong word. He used the word na tinanslate sa English, constrained. Which means, he was put under a very strong obligation. By whom? By the Spirit of God. Yun ang ginamit na word dyan, very strong word. And what is that very strong obligation? Bakit niya sinabing I was constrained? Pupunta siya sa Jerusalem. So wala na po makakapigil doon. Definite na yon. Na si Apostle Pablo, makakarating siya sa Jerusalem. It was the will of the Lord for Paul to head towards Jerusalem. And Paul knew that he would be suffering there and would eventually be imprisoned. Na-expect niya na yun eh. Kung pupunta ako sa Jerusalem dahil yun ang kalooban ng Diyos, magsasuffer ako doon at ikukulong ako. Now, I don't think na dinismiss ni Apostle Pablo yung prophecy sa ng mga Tyrian prophets dito na mali. Hindi niya sinabing mali yung prophecy ninyo. He must have admitted yung divine inspiration ng prophecy nila. Kaya lang ang problema, yung kanilang pagsusumamo kay Apostle Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem ay hindi na sang-ayon dun sa revelation. Kontra na ito dun sa unang pagpapahayag ng Diyos kay Apostle Pablo na siya ay kailangang pumunta sa Jerusalem. Their interpretation cannot invalidate what Paul already knew as revealed by the Spirit of God prior to their meeting. May nauna na kasi. At para kay Apostle Pablo malino na sinabi sa kanya ng Espiritu, pupunta ka sa Jerusalem at makukulong ka sa Jerusalem. Kaya kahit na namang pakiusap nila na huwag siyang pumunta doon, kailangan niya pa rin tumuloy. So that's the first attempt. There's a second attempt. Di ba? Yung pangalawa, yung tinatawag ko ditong Agabus's prophecy. Agabus's prophecy.
yung second prophecy na ito, hindi lang siya malinaw. Ginawa pang very obvious. Basahin natin yung verse 10 at saka verse 11. Bakit natin nasabing obvious? Sabi diyan, habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta ng pangalan ay Agabo, ang dumating mula Judea, paglapit sa amin kinuha niya ang sinturon ni Pablo, at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. O diba, mas obvious? Bakit? Kasi meron pang demonstration kung anong mangyayari. Kaya po si Pablo, pag pumunta siya sa Jerusalem. Itong propeta na ito, siya rin yung propeta na nag-prophesy na magkakaroon ng matinding tagtuyot o taggutom sa pamumuno ng Emperor Claudius. At yung prophecy niya na yun, nagkatotoo. Between AD 45 to 47, nagkatotoo yung prophecy ni Agabo. So pag pinag-usapan, totoong prophet ba itong si Agabo? Totoo siyang prophet. Kasi lahat ng mga prophecy niya nagkatotoo eh. Pero alam niyo kung ano interesting dito sa verses 10 and 11? Totoo nag-prophesy si Agabus, pero hindi niya ininterpret yung prophecy niya. Pansin niyo ba yun? Sinabi niya lang ganitong mangyayari kay Apostol Pablo. Pero pagkatapos niyang sinabi, wala na siyang sinabi pang iba. It was Paul's team. Pansin niyo yung binasa natin. Yung team ni Apostol Pablo, kasama na si Lucas kasi sinabi niya, namin. O, kasama na si Lucas doon. Babasahin natin yung verse 12. Sabi sa verse 12, nang marinig namin, o, si Pablo, kasama ni Pablo, si Lucas kasama doon, yung nag-record, nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya, kay Pablo, na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. This is the second attempt para pigilan si Apostle Pablo na pumunta sa Jerusalem. And both of these attempts seemingly galing sa Holy Spirit. Yung propeta sa Tyrian Church nag-prophesy according to the Spirit. Itong si Agabus, sinabi niya, ito yung sabi ng Holy Spirit. Ngayon, paano natin papaliwanag to? Sino ang mali? Si Apostol Pablo ba ang mali? O yung mga propeta? Prophecies recorded for us here were accurate revelations of the will of the Lord para kay Apostol Pablo. Kaya lang ang problema dito sa dalawang ito, yung kanilang interpretation, mali. Pwede mangyari yun. Paano nagkamali? Ito ang suggestion ko. Kasi pag binasa niyo mabuti yung account na ito, umiral yung kanilang emotionalism sa kanilang interpretation ng prophecy. Anong emotionalism? Masyado silang concerned kay Paul. Masyado nilang mahal si Paul. Ayaw nila na si Paul ay mapahamak. Ayaw nila na si Paul ay mamatay. Kaya baka narinig nila na si Apostol Pablo ay pupunta sa Jerusalem at siya ay makukulong sa Jerusalem, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tama yung prophecy na yun. Totoong mangyayari yun. Kaya lang ininterpret nila, hinaluan na nila ng emotion. Dahil sa sobrang concern nila kay Apostol Paul, naging contradiction yung kanilang interpretation nun sa gustong mangyari ng Diyos. Kaya talagang hindi pwedeng pairali lang emosyon sa pagpapaliwanag ng ipinahayag na salita ng Diyos. Dahil pwede talaga tayong maligaw. Katulad ng nangyari sa eksenang ito. They wanted Paul's safety, but they neglected the Lord's plan. Gusto nilang hindi mapahamak si Apostol Pablo, pero anong naging bunga? Sinalungat nila kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari. This is the reason I believe why Paul wrote in another letter na dapat pagka nag-iinterpret tayo ng mga prophecies, mag-ingat tayong mabuti. Tinan nyo ah,
Doon sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 20 hanggang 21, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, pangahawakan ninyo ng mabuti o ang mabuti. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Test every prophecy. Bakit kailangan i-test? Diba? Kasi hindi pwedeng maging mali yung revelation, pero mali ang interpretation. Ngayon ang tanong, paano natin susuriin? Paano natin titiyakin na tama? Nagbigay din ng guideline si Apostle Paul. Tandaan ninyo, nung sinabi niya itong mga talata na to, meron pang mga prophets. Talagang meron pang gifted na tumanggap ng revelation mula sa Diyos. Kasi wala pang kumpletong Biblia noon eh. Anong sabi niya po sa Pablo, paano daw gagawin yon? 1 Corinthians 14:29. Anong sabi diyan? Hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Bakit nagbigay siya po sa Pablo ng mga guidelines sa katulad nito? Bakit kailangang subuking mabuti? Bakit kailangang unawain ang sinasabi? Kasi pwedeng magkamali sa pagpapaliwanag. At ito yung naniniwala akong ginawa nila nung na-receive niya po sa Pablo yung vision sa Macedonia. Yung man from Macedonia. Diba sinabi niya yun sa mga kasama niya? Meron akong naging vision. At sinabi ko sa inyo during that time na ang ilan dun sa mga kasama ni Apostol Pablo, propeta. Kasama na si Apostol Pablo. Diba? Sila-sila nag-interpret ng vision ni Apostle Paul at nagkasundo sila bilang isang grupo na pumunta doon sa Macedonia. Ganun yung sinasabi dito, kailangan suriin. Prophecies are to be objectively evaluated and interpreted at all times. Dahil pagka hindi natin ginawang maging objective sa ating pagpapaliwanag sa revelation, pwede tayong maligaw. Now, may propeta pa ba ngayon? Yun ang tanong. Meron pa bang tumatanggap ng revelation? Meron gustong maging propeta, pero wala na pong talagang propeta ngayon. Kumpleto na ang Biblia, kumpleto na ang revelation ng Diyos sa atin. Pero hindi ibig sabihin wala nang propeta, hindi na natin pwedeng gamitin yung standard na ito. Totoong wala nang propeta ngayon, pero mayroong pagpapahayag pa rin ng Diyos ng kanyang salita sa pamamagitan ng preaching. Paano natin i-apply yung principle ng pag-iingat at principle ng pagsusuri? We objectively evaluate the preaching and we obey what we judge as consistent with the rest of the scriptures, which is the completed revelation of the will of God for us today. So pag nakikinig tayo ng pangaral, sinusuri nating mabuti sang-ayon sa nakasulat sa buong Biblia. At pag nakita nating ang sinasabi sa pangangaral ay hindi sumasalungat sa kabuuan ng sinasabi ng Biblia, dapat tayong magpasakop. Wala nang prophets ngayon, pero may pagpapahayag pa rin ng Diyos. Di ba? Nung panahon nila, hindi laging may prophecy. Pero sa panahon natin ngayon, we listen to the preaching of the Word of God every Sunday. Morning and afternoon. Tapos in between, Monday to Saturday, nakakapakinig tayo ng preaching sa mga social media, sa YouTube. So mas lalo tayong kailangan maging maingat. Kailangan tayong magsuri ng mabuti. At ang pamantayan natin, hindi yung sinasabi ng ibang mga propeta, ang pamantayan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let's move to the second point. The will of the Lord properly implemented. The will of the Lord properly implemented. Today, siguro, pag-usapan natin yung mga matatagal ng Christian, pag-usapan natin yung mga bagong Christian, parang merong common inquiry eh. At alam niyo kung ano common inquiry ng mga Christians na ito, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Baka tanong niyo pa rin yan hanggang ngayon.
Papaano ko nga ba malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Ito ba'y valid na concern para sa mga Christian ngayon? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? And personally, I don't think it is a valid concern. Bakit ko nasabi yan? Kasi yung totoo, hindi naman tinatago ng Diyos kung ano ang kalooban niya para sa atin ngayon. Ni-record na nga sa Bible eh. Kaya ang problema natin ngayon sa bagong tipanan, hindi yung papaano natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang problema ng maraming Christian ngayon, papaano susundin ang kalooban ng Diyos. Nasa Bible na eh. Diba? Nakasulat na. If there is something we need to learn, it is not what the will of the Lord is, kundi yung discernment. Kung paano ko i-apply yung revealed will of the Lord of God sa kanyang Bible sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Ang mga Kristiyano ngayon nasa mas magandang posisyon kumpara sa mga Kristiyano noon. Sabi nila, mas okay sila kasi may apostol sila, may propeta sila. Marami pang ang propeta. E ngayon, wala nang propeta, wala na ring apostol. Ibig bang sabihin, mas okay yung sitwasyon nila kaysa sa sitwasyon natin ngayon? I don't think so. Sila, dati, bago sila makapakinig ng pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, kailangan silang maghintay ng apostol. Kailangan nilang mag-imbita ng propeta o maghintay ng pagpapahayag ng propeta. Pero hanggat walang nagiging pagpapahayag, hindi nila malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanila. At hindi nila malalaman kung ano yung kahulugan ng pinahayag hanggat hindi pinapaliwanag ng apostol o kaya pinapaliwanag ng mga propeta. Ngayon, we have the complete Bible sa language na naiintindihan nating lahat, Tagalog. Tama ba? Nasa mga cellphone na nga natin, nasa mga gadgets and computers na nga natin, ang ating Bible, kompleto, from Old Testament to New Testament. Besides, marami tayong mga resources na libre, tulad ng mga commentaries, mababasa mo sa internet, may mga sermon, mapapanood mo sa internet, libre. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat gamitin natin ang mas matalino ang ating internet access. Gamitin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos para maintindihan kung anong kalooban niya para sa atin. Pwede rin tayo mag-invest sa mga libro kung gusto niyo, kung marami kayong pambili. Pwedeng e-book o pwedeng talagang book form. Diba? Magkaroon kayo ng sarili niyong library. Yung mga libro na tapat na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, pwede kayong bumili. Ang dami. Kung hindi niyo alam, pwede kayong magtanong sa mga pastor na mga trusted na authors. All we have to do is hingin natin ang tulong ng Diyos para maintindihan natin ang kanyang katotohanan. Nandiyan na ang kanyang katotohanan. Ibinigay niya na sa atin ang kanyang katotohanan. Hindi niya tayo iniwanang mag-isa. Nung iiwanan niya na yung mga apostol, anong pinangako ng Panginoon? Magpapadala ako ng kahalili. Ang banal na Espiritu. Siya ang papalit sa akin. Ipinangako niya na itong papalit sa kanya ang magagabay sa kanila sa lahat ng katotohanan. Nung panahon nila, wala pang Biblia. So, ihintay nila yung divine revelation. Pero ngayon, parehong Holy Spirit nasa atin. Yung pinangako sa mga apostol, pinangako sa atin, the same Holy Spirit. But the only difference is, kumpleto na yung Word of God sa atin nakasulat. Tuturuan tayo ng katotohanan ng Diyos. Anong sinabi doon sa John chapter 16 verse 13a? Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, "Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Di ba patong-patong yung ating privileges bilang Christian sa makabagong panahon? Nasa atin yung kompletong Biblia sa lingwaheng naiintindihan natin. Merong English, may Tagalog, may Bisaya.
may Ilocano, lahat ng language meron. Tapos may mga resources tayo. Tapos may Holy Spirit pa tayo na nagpapaliwanag sa atin ang buong katotohanan. So ano pang kulang? Alam niyo, kulang na lang talaga yung attitude natin pagdating sa Word of God. Ayaw nating magbasa. Ayaw nating mag-aral. The reason why many Christians do not know the will of the Lord is because pinababayaan nilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Maaring binabasa nila ang Bible, pero hindi nila ito pinapaliwanag ng objectively. Minsan, ninahaluan pa ng sariling paliwanag. Ito ang gusto kong ibig sabihin. Ito ang susundin ko. Laligaw na. Maraming attempts dito sa binasa natin para si Apostol Pablo iligaw doon sa kalooban ng Espiritu para sa kanya. At ano yun? Na kailangan siyang pumunta sa Jerusalem. Pero si Apostol Pablo, na natili siyang matibay sa kanyang pagpapasya, na tumuloy sa Jerusalem kahit na alam niya na may naghihintay sa kanyang panganib doon. At dito, tinuturuan niya tayo kung anong dapat natin gawin para gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos kahit na maraming humahadlang. Una, be willing to obey the Lord at all cost. Yun yung unang principle. Be willing to obey the Lord at all cost. Natutunan natin na si Apostol Pablo, alam niya na mula pa sa pasimula, chapter 20 pa lang eh. Alam niya na pupunta siya sa Jerusalem. At pag pumunta siya doon, magdudusa siya. Huhulihin siya. Ikukulong siya. Pero alam niyo, bilang itong kahanga-hanga kay Apostol Pablo, bilang isang tapat na alagad ng Panginoong Hesukristo, hindi lang siya handang magdusa, hindi lang siya handang makulong, handa rin siyang mamatay para sa kanyang Panginoon. Tinan niyo kung anong sinabi niya dun sa verse 13 ng ating text. Ang sabi niya, kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo, dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin. Para, o mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakita mo yun? Hindi lang tiyak si Apostol Pablo na mapapanganib ang kanyang buhay pag pumunta siya sa Jerusalem. Wala siyang pakialam. Bakit? Dahil hindi lang panganib ng pagkakakulong ang kaya niyang harapin, kaya niyang ibigay ang buhay niya kung kinakailangan. Nakakalungkot kasi maraming mga Kristiyano sa ngayon handang sumunod sa Panginoon basta convenient para sa kanila. Diba? Susunod ako sa Panginoon. Gagawin ko kung ano yung sinasabi ng Panginoon na gawin ko basta convenient para sa akin. Basta hindi uncomfortable para sa akin. As long as I will not be sacrificing too many things. Gagawin ko hanggat hindi ko isasacrifice yung aking comfort zone. Susundin ko. Pero pagka ibibigay mo na yung comfort zone, tatalikuran mo na yung mga bagay na tinatangkilik mo, mga bagay na nagbibigay ng comfort sa'yo, nagdadalawang isip ka na kung susundin mo pa ba yung gusto ng Panginoon o hindi na. Nasusukat ang katapatan ng maraming mananampalataya sa harap ng matinding pagsubok. A disciple, gusto kong patanda, pa ulit-ulitin sa ating lahat, is not a partner of Jesus. A disciple is a slave of Jesus. Hindi po tayo body-body ni Jesus. Hindi tayo partner ni Jesus. Tayo ay alipin ni Jesus. This means na ang pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon ay higit na mas mahalaga kaysa sa ating sariling buhay. Balikan niyo yung sinasabi ng Panginoon patungkol sa discipleship.
Diba? Sabi niya, walang sino man na mas importante ang kanyang pamilya, mas importante ang kanyang sariling buhay, ang karapat dapat sa akin. Simple lang ang ibig sabihin nun. Hanggat hindi mo tinituring ang sarili mo na lesser value compared to the will of the Lord, you cannot be a disciple of Jesus. Hindi pa nga tayo nasusubok ng katulad kay Apostol Pablo na tayo ikukulong at papatayin para sa ating pananampalataya. Eh, kamusta na lang yung mga Kristiyano nandun sa Afghanistan, North Korea? Kapagka na lamang mananampalataya sa siluguradong mamamatay sila. At ang papatay pa sa kanila yung mga kamag-anak nila. A slave of Christ know very well that his life is at the disposal of his Lord. Yun ang attitude ng isang Christian. My life is at the disposal of my Lord. Kung saan, papaano, kailan niya gagamitin ang buhay na ito, nasa kanya ang pagpapasya. And Paul learned that the Holy Spirit wanted him to go to Jerusalem and that he was given the assurance that he will be suffering there. Kasama na yung imprisonment. Hinanda niya na yung sarili niya para sa worst. He prepared himself to face death if necessary. Ako, hindi ako naniniwala na ni-reveal sa kanya ng Panginoon na mamamatay siya sa huli. I don't think ni-reveal sa kanya yon. Walang anumang malinaw na record sa New Testament na ni-reveal sa kanya yon. Pero, naniniwala si Apostol Pablo na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa layunin ng Panginoon. Kung ang kanyang kamatayan ay magiging paraan para ang kaharian ng Diyos ay mas lalo pang lumawak, ibibigay niya ang kanyang buhay. Basahin natin yung sermon ng Panginoon sa New Testament. Alam niyo, marami sa mga encounter ng Panginoon, dun sa mga sumusunod sa Kanya, nung siya ay nagtuturo pa lamang at nangangaral, nakafocus doon sa katotohanan na kung kayo ay nagnanais na sumunod sa akin, kailangan handaan yung bigay ang buhay ninyo. Paulit-ulit, sinasabi ng Panginoon yun. Paulit-ulit, minsan, na sobrang pamilyar na natin doon sa mga sinabi ng Panginoon, hindi na natin naaalala yun. Naisip na lang natin na ang pinakamatinding klase ng paglilingkod sa Panginoon ay yung pagiging active sa ministry, pagiging involved sa maraming bagay sa church, pagbibigay sa mga nangangailangan, na-focus na dun eh. Parang yun na yung batayan ng ating pagsunod sa Panginoon, pero hindi yun ang pinakabatayan ng discipleship eh. Ang discipleship, kaya mong ibigay ang lahat para masunod ang gusto ng iyong Panginoon. For the Lord, true discipleship means denying oneself, and that includes his love for his own life. Pangalawa at huling principle, let the will of the Lord happen all the time. Let the will of the Lord happen all the time. Ang totoong alagad ng Panginoong Jesucristo ay persistent when it comes to submission to the will of the Lord. Pagkakalooban ng Diyos, talagang sigurado, tinisigurado niyang gagawin niya. Kahit na anong kapalit, basta masunod niya ang gusto ng Panginoon, kahit bigyan niya ang kanyang sariling buhay. And there will be many times that the devil will tempt us to give in to our own desires na madalas kontra sa kagustuhan ng Panginoon. At meron naman mga pagkakataon na hindi sa pamamagitan ng direktang temptation ng devil, minsan sa pamamagitan ng temptation ng devil na pinapadaan niya sa mga kapatiran. In the case of Paul, it was the other disciples who urged him many times na huwag pumunta sa Jerusalem. Nakita niyo yun? Yung mga other disciples, kasama na si Luke, yung mga kasama niya sa team, yun ang nagsasabi sa kanya, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem, Pablo. Sige na, nagmamakaawa kami sa iyo, may pagluha pa.
Pero ang lahat ng mga pagmamakaawa na yung kontra sa gusto ng Diyos, naalin lang sila ng kanilang sariling emosyon. Just like Paul, we need to be strong in the path set before us by the Lord, kahit na anong temptation ang humarap sa atin. Matapos sabihin ni Apostle Pablo sa mga alagad na hindi na magbabago ang decision ko, wala na silang nagawa. Tinaman sinabi din sa verse 14 ng aking text, nang hindi siya mahimok, tumigil kami, kasama si Lucas, na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Nakita niyo yun? Paulit-ulit din ang sinabi, huwag ka nang pumunta, yung mga Tyrian prophets, huwag ka nang pumunta doon sa Jerusalem. Mapapahama ka doon. Yung mga nag-interpret ng prophecy ni Agabus, ganun din, huwag ka nang pumunta doon. Pero kay Pablo malinaw sa kanya, wala kayong magagawa para pigilan ang kalooban ng Panginoon. Pupunta ako sa Jerusalem kahit na ibigay ko ang buhay ko. At nung hindi na nila mapigil, sabi nila, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ito, just imagine, mga kapatid, kung iniwasan na nila yung masyadong emotional interpretation ng mga prophecy, kung iniwasan na nilang masyadong maging concern kay Apostol Pablo at hinayaan nila na masunod ang gusto ng Panginoon, wala na sanang heartaches, wala na sanang lungkot, wala na sanang iyakan. Sana suporta na lang ang binigay nila kay Apostol Pablo. When we put aside our emotions and stay objective, we will let the will of the Lord happen. Ulitin ko, alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. It's just a matter of susundin ba natin yung kalooban ng Panginoon o pipilit mo pa rin ang gusto mo. Yun na lang ang issue ngayon eh. The ultimate example of all this, of course, is none other than Jesus Christ. Ngayon, magse-celebrate tayo ng Lord's Supper. Bakit ko nasabi ang greatest example nito ay walang iba kundi si Jesus? Di ba ilang beses siyang pinigilan ng kanyang mga apostol na pumunta sa Jerusalem? Hindi lang yun. Ilang beses din siyang tinukso ng Diablo, di ba? Na huwag sundin ang kalooban ng kanyang ama. At ang pinakahuling pagsubok at pagtukso ay nangyari saan? Doon sa Getsemane. Diba? Yun ang pinakahuli at sukdulan ng panunokso ni Satanas sa kanya. Hindi dun sa wilderness. Doon sa Garden of Gethsemane. At ano ang temptation sa kanya? Don't drink the cup. Don't drink the cup. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa Luke chapter 22 verse 42? Masaya natin. Sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may. Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Kaya si Jesus, ang perfect example ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung sinunod ng Panginoong Jesucristo ng ganap ang kagustuhan ng Diyos, hindi lang doon sa kanyang pamumuhay, kundi hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo kung ano ang naging bunga? Naligtas ang marami. Kaya kung di ka pa mananampalataya ngayon, ang tanong eh, anong naging tugon mo dun sa kalooban ng Diyos para sa'yo? Di ba sinabi sa Biblia, ang gusto ng Diyos ang lahat ng makasalanan magsisi? Kung di ka pa mananampalataya ngayon, ikaw ba ay nagsisisi sa iyong kasalanan? Ikaw ba ay nananampalataya kay Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas? Yun ang pinakasukdulan para sa isang hindi makasalanan na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang talikuran mo ang iyong mga kasalanan at ibigay ang iyong buhay sa kamay ni Jesus. Isang mananampalataya na ang sukdulan ng iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, handa mong ibigay ang lahat, pati ang iyong buhay, basta masunod ang kagustuhan ng Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat sa halimbawang ito ng Apostol Pablo, kung saan maraming beses siyang pinilit na huwag sundin ang kalooban mo, pero he was resolute
sa kanyang decision to continue towards Jerusalem. Sapagkat hindi siya takot na siya ay mag-suffer, hindi siya takot na siya ay makulong, sapagkat kaya niyang ibigay ang kanyang sariling buhay kung kinakailangan. Basta lamang masunod ang kagustuhan mo. At ang pinakasukdulan ng halimbawang ito, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama mula sa umpisa hanggang katapusan. Nabuhay siya ng walang kasalanan, namatay siya ng walang kasalanan para ang mga katulad naming makasalanan mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Samahan niyo nga po kami sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa pagtitipon ng banal na hapunan na ito. Na sana makita namin kalooban mo ang siyang masusunod kahit ibigay namin ang aming sariling buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.